Alright, what's up internet? Sa totoo lang, nakakalito ang pagbuo ng computer kasi lahat ng parts kailangan compatible sa isa't isa. Kailangan tugma silang lahat. Kung bibili ka ng isang part kasi mag-upgrade ka, kailangan mo siguraduhin na compatible yun. Kung hindi, walang remedyo yan. GG na yan, nasayang lang pera mo, hindi mo magamit yung bagong component. Kaya medyo nakakatakot para sa mga beginner, para siyang touch move. And then, ang dami pang mga technicals. Parang kinakabahan ka when you approach a computer for the first time, tapos medyo beginner ka pa lang. Kaya naisip namin gumawa nung beginner series na to para mas madaling intindihin, para mas madaling ma-digest yung information. Yung gagawin natin, each video, nakatutok lang sa isang part. And then, ipapaliwanag natin ano yung kailangan mong tutukan para sa part na yon. Explanation pa lang, medyo nakakalito. But don't worry, madali lang pag nakita mo talaga yung video. And so in this video, we're gonna take a look at kung bibili ka ng CPU, ano kailangan mong malaman. Pero bago nun, alam mo ano yung hindi nakakalito? Ang pagbili ng Windows 10 CD key galing sa sponsor natin. Ang video na to ay handog ni cdkoffers.com. Marami kang mahahanap na iba't ibang uri ng software dito. May games, apps, activation codes for Windows 10. Check out our video on CDK offers in the video description. Mabilis, mura, and syempre legit dito. Madali lang mag-order, search for the software you need, add to cart, check out, daan ka sa payment options nila, wala pa isang minuto, finished. May legit working CDK ka na sa software na pinili mo. Gamitin ang aming promo code para makakuha pa ng extra 20% discount sa purchase mo. Kung naghahanap ka ng mura, legit, and original software, check out cdkoffers.com. Okay, tama na si sponsor. So itong video na to, iniisip natin na, or kumbaga hypothetically, gusto mo bumili ng bagong CPU. Ano kailangan mong tutukan? Ano kailangan mong malaman? All computers have a basic set of parts. And these parts are the CPU, CPU cooler, motherboard, GPU, storage, case, RGB lighting kung gusto mo, and then finally, the PSU. Daanan natin lahat. Kung bibili ka ng CPU, ano kailangan mong tutukan dun sa listahan natin? Okay, so bibili ka ng CPU. First, CPU cooler. Yes, mahalaga yan. Motherboard. Sobrang important nun. Si GPU tsaka si RAM. Actually, kung bibili ka lang ng CPU, itong dalawa na to hindi masyadong mahalaga. Hindi mo kailangan tutukan. And I know some of the more advanced users, you know, magagalit na yan. Iano ako sa comments na ano ba yan? Di mo ba alam ang ibig sabihin nung bottlenecking and things like that? Yes, for more advanced users, you also need to take a look at yung GPU tsaka yung RAM in connection or in relation to the CPU. Pero beginner series nga to, gagana yung computer, hindi mo talaga kailangan problemahin ngayon at this stage yung bottlenecking sa GPU, yung bottlenecking sa RAM. So let's set those aside for now. Yung next sa listahan natin, yung casing, walang kinalaman yung casing sa CPU. RGB lighting, wala rin kinalaman yun, so you don't need to worry about that. Yung storage, wala rin kinalaman yun, so tanggalin na natin sa listahan. And finally, yung power supply unit. Yung PSU in relation to the CPU, it's one of those things actually na, again, yun, magagalit yung mga advanced users na bakit di ko binanggit. For a beginner level, di mo kailangan problemahin yung PSU mo. In the future, you know, we'll talk about it for more advanced videos, but right now, as a beginner, you just want to know the basics. Bibili ka ng CPU, ano yung kailangan mo. The PSU, we can sort of forget about it. Don't worry about it. Tanggalin natin sa listahan. Dalawa na lang naiwan na parts. Kung bibili ka ng CPU, kailangan mo tutukan yung CPU cooler and yung motherboard. Yung CPU cooler, ano ba to? Ito yung parang metal na fins na dinidikit sa CPU. Pagkatapos nun, may fan on top of the fins para ma-dispel or ma-radiate or para mawala yung init ng CPU. Kasi kapag pinapatakbo mo yung CPU, actually sobrang init nun. Hindi siya tatakbo kung walang CPU cooler. And kung faulty yung CPU cooler mo, madaling masira yung CPU mo. Kasi it's not meant to run at very high temperatures or very long. Kailangan mawala yung init na yun. Yung mahalaga lang, tanong mo lang yung shop kung may kasama bang CPU cooler. Kasi usually, or dati, lahat ng CPUs, may kasama ng libreng CPU cooler. Tawag doon yung stock cooler. Pero napansin ng mga gumagawa ng CPU, si Intel at si AMD, na yung mga medyo mahal na CPU,
usually ginagawa ng mga users, ayoko yung stock cooler, bibili ako ng third party cooler. Usually mas maganda yung performance ng third party coolers, kaya yung medyo mahal na builds, yan yung ginagamit. Pero marami pa ring mga CPUs up to now na may kasamang stock cooler. In particular, the AMD stock cooler for the current generation is actually pretty reliable and pretty good performance. So it doesn't mean automatically na kung stock cooler, pangit na kaagad yung performance. But if you don't really care about overclocking and, you know, ano yung thermals mo every time you use the computer, garantisado naman yung stock cooler eh. Basta stock cooler, you know, it'll be fine for most purposes for average uses. So, kung ayaw mo bumili ng third-party CPU cooler, tanong mo lang yung shop kung saan ka bibili ng CPU, may kasama na ba yung stock cooler. Kung meron at okay ka na dun, then no problem. No need to worry about anything else. Okay, punta naman tayo sa motherboard. And ito talaga mahalagang mahalaga. For the motherboard and you're buying a CPU, you need to worry about two things. Number one, yung socket. And number two, yung BIOS. Number one, yung socket. Ano ba yung socket? Each manufacturer, Intel or AMD, may iba-ibang socket yan. Si AMD, AM4, FM2+, yan yung usual designations niya para sa mga socket. Si Intel, mga LGA 1151, 1155, 1156, ganun usually yung tawag niya sa mga sockets niya. You actually don't need to know the technical AM4, LGA 1151. Basta siguraduhin mo lang na pareho yung socket ng CPU na binibili mo tsaka yung motherboard mo. Kung bibili ka ng AM4 CPU, kailangan yung socket ng motherboard AM4 din. Kung bibili ka ng Intel LGA 1151 socket CPU, kailangan LGA 1151 socket din yung motherboard. For me, what's helpful is to think about sockets like shapes. And so each socket is its own shape. So let's say yung LGA 1150, let's say sabihin natin rectangle yan. Tapos yung motherboard mo AM4, yung AM4, let's say yung socket nun, bigay natin na pentagon, hindi talaga mapasok yung socket rectangle sa socket pentagon. Just think of each socket as a distinct shape. And for me at least, that makes it easier to remember that, ako nga pala, kasi AM4 parang socket triangle yan. Hindi talaga yan mapapasok sa socket FM2 or socket AM3. Basta kailangan tugma yung socket ni motherboard tsaka socket ni CPU. Okay, so yan yung socket. Yung pangalawang kailangan mong tingnan sa motherboard ay yung BIOS. Ano ba yung BIOS? Sanay tayo na lahat ng devices natin may operating system. Sa Windows desktop, yan yung Windows. Apple has Mac OS. Sa desktop, may Linux din. Iba-ibang klaseng operating systems. Yung BIOS, yung operating system ng motherboard. And bakit ito mahalaga? Kasi nabanggit ko kanina na basta't magtugma yung socket ng CPU tsaka yung motherboard, okay na yun. And that is usually true. Pero may exception dun. Kasi nangyayari na na-release na yung motherboard, let's say socket AM4 siya. Tapos may bagong CPU na na-release na socket AM4 din. Yung problema, yung lumang motherboard, hindi na niya alam paano kausapin yung bagong CPU. Kasi let's say na may na-release na AM4 motherboard 3 years ago. Tapos biglang, oh, may third gen na Ryzen na CPU. AM4 din naman. Sabi ni Hardware Sugar, okay lang yun. Basta AM4 socket CPU, AM4 socket na motherboard, pwede yun. Ito yung exception, kasi sa mga lumang motherboards, kailangan mo i-update yung BIOS paminsan para makausap niya yung mga bagong CPU. So let's say, bibili ka nga ng bagong CPU, tugma naman yung sockets, pero baka kailangan pa rin ng BIOS update. Kailangan mong turuan yung luma mong motherboard paano kausapin si bagong CPU. I wish BIOS updates were as simple as sa Windows or sa Android, di ba? Or kahit sa Apple na para may pipindot ka lang, update OS, madali lang. Pero mas komplikado konti yung sa motherboard at mas nakakatakot. May chance na ma-break mo yung motherboard. What's breaking? Basically, while you're updating the BIOS, nag-brown out, nangyayari, alam naman natin, dito sa atin. If it loses power, hindi mo na matuloy yung updating operation and hindi mo na ma-restore yung motherboard na yan. Kumbaga, in a way, na-brain damage na siya kasi hindi kompleto yung OS na napasok sa kanya nung namatay yung power. So there's a small chance of breaking every time you update the BIOS.
If you're not comfortable, you can usually get the shop where you bought it from. Kung saan mo nabili yung CPU or saan mo nabili yung motherboard, usually update naman nila yung BIOS. At least we do that here at Hardware Sugar for our customers. Pag na-update na yung BIOS, usually okay na yan. Gagana na yung bagong CPU, basta tugma yung socket dun sa lumang mong motherboard na tugma din yung socket or same socket dun sa nabili mong CPU. Just as a final exception, there are some cases na hindi totoo yun. Compatible na yung socket, same socket sila, pero hindi mo ma-update yung BIOS para ma-accept yung bagong CPU. Isang halimbawa nito ay ang B55, yung mga bagong B55 motherboards from AMD. Yun naman actually baliktad. AM4 socket siya, and AM4 socket yung mga dating generation of CPUs like 2000, 1000, the Ryzen 2000, Ryzen 1000. Pero hindi mo na magamit yung mga 2000 series tsaka 1000 series dun sa mga bagong B55 motherboards, even though same socket sila. So there are exceptions to the general rule na okay yung socket, okay yung BIOS, good to go na tayo. Medyo kailangan mo talagang tanungin kung saan ka bibili na, oy, tama ba tong CPU para sa motherboard? But those are very rare exceptions, like the B55 only came out very recently. It's actually very annoying. A lot of people got upset with AMD why they did that. And hindi nga siya ganun ka-user-friendly para sa mga nagsisimula lang sa computer. But in general, those two rules, check the socket and check if you need to update the BIOS, usually okay na yon para sa mga may lumang motherboard at mag-upgrade, bibili ng bagong CPU. I hope nakatulong to. Again, this is a beginner video, so there are a lot of concepts we didn't talk about, like overclocking, like bottlenecking, and you know, pero for the very basic user who's just curious, like, oh, gusto lang bumili ng CPU, gusto ko mag-upgrade, you only need to worry about really the CPU cooler na meron ka and yung motherboard na, number one, pareho yung socket nilang dalawa, at kung kailangan mo ba i-update yung BIOS. So we have a whole video series like this, and yan yung basic modus natin. Kukuha tayo ng isang part. Let's say, hypothetically, bibili ka ng part na to, tapos dadaan tayo sa listahan ng iba't ibang parts. And then cross out natin, ah, ito, bibili ka ng PSU, don't need to worry about the RAM. Bibili ka ng storage, you don't need to worry about the CPU. Para yung maiwan lang dun sa listahan na yon, yan lang yung pag-usapan natin para hindi nakakalito. So, I hope this helped, and fully getting expected to get flamed in the comments. Advanced users don't like it when... Napansin ko sa YouTube, may ibang viewers na gusto nila lahat sabihin mo, lahat ng mga detalye, lahat ng mga very nitty-gritty, lahat ng mga nuances, lahat ng mga exceptions, lahat dapat nandun sa video. But personally for me, I don't find that very useful kasi information overload. And para siyang hindi nakakatulong kasi imbis na maunawaan nung nanonood, mas lalo pa siyang nalilito na, ay, ito pala kailangan ko malaman. Ay, may ganito pala. Ay, ganyan. So the essence of this series is just to strip everything down to its basics and what do you really need to know if you're buying a CPU. So I hope nakatulong and thanks for watching. So I hope that these basic tips help you. If you found this video helpful, please drop a like and hit the subscribe button. For your PC needs, consider buying from us, Hardware Sugar, at Lazada, or on our website. You can find links in the description below. And thank you for watching. See you next video.